Tayo po ay magpapatuloy sa ating serye ng pag-aaral patungkol po sa paghahari ng Diyos. At nandun na po tayo sa kingdom mandate, yung mandato ng Diyos sa mga taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. One of the reason why Hebrews 10:25 says, huwag niyong kakaligtaan ang mga pagtitipon. Katulad nito, sapagkat sa mga pagtitipong katulad nito na tayo po ay sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan, ito po ay nagpapatibay po ng ating debosyon at pananampalataya sa Diyos. It's true that Sunday is your rest day, sapagkat from Monday, ang iba Friday, ang iba hanggang Saturday, you're working. But Sunday is the seventh day designed by God for us to get rest or to have rest. But the true rest, mga kapatid, ito po ay nakakamtan natin once we connect ourselves to our Creator. One way to connect ourselves with our Creator is to worship God. And we are expressing our love, our worship to God by singing songs of adoration, singing songs of worship. Tayo mga Pilipino, ito po yung parang pinaka mabisang ekspresyon. Okay? Nang kung ano yung nararamdaman natin sa ating kalooban. Kaya ang mga Pinoy, tawag dito, yung mahilig kumanta. Okay, ang mga Pinoy, pag masaya, kumakanta. Pag malungkot, kumakanta. Pag na-indespair, kumakanta. Bawat mood, emosyon ng tao, mayroon pong kalakip na kanta. Okay, at least sa mga Pilipino, totoo sa atin yan. Why? Because that is the easiest way for us to express our feeling, to express what's inside of us. And praise the Lord, maski sintunado tayo, hindi ka ganong marunong kumanta. If you're going to use, okay, songs as an expression of your love and devotion to God, we're using it, okay? And God empower us to use it so that we will continue to be connected with God. Ang Sunday para sa akin ay isang araw na kung saan lahat tayo, kumbaga sa sasakyan, ay pupunta sa isang gasoline station upang magpa-full tank. Okay? Nang sa ganun, pagdating ng Monday hanggang Sabado, okay, dahil full tank po tayo, parang sasakyan, makakabiyahe tayo, makakapag-move forward tayo, makakarating tayo sa mga lugar, okay? Okay, na gustong pagdalan sa atin ng Panginoon. Magawa po natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon because we have enough strength, fuel, to do the will of God. Amen? So, every time we gather here, prepare yourself to connect with God by worshiping Him. Okay? Singing songs of worship, lifting up your hands, praying to God. And after that, tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. For 45 minutes to 1 hour, we're going to give God time to speak to us. Para ano? So that we will be enlightened. We will renew our mind. Ang sabi ng Bible sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kung mayroon po kayo nakitang mga tao na nagsasabing sila ay Kristiyano pero walang pagbabago, I tell you will see the defect of their attitude towards the Word of God. Ang salita ng Diyos ay hindi nila prioridad. Pero sa mga tao na ang salita ng Diyos ay prioridad, hindi po nila
kailanman kakaligtaan ang mga pagtitipon na kung saan sila'y sumasamba sa Panginoon, sila'y nakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat pag ating pong ibinigay, ini-avail ang ating sarili sa pakakinig ng salita ng Diyos, maski ikaw ay abala, maski kayo may trabaho, but you are proving to God that you're seeking His kingdom first and His righteousness. Naniniwala po ako, it is just a matter of time. God will release the blessing He intends for you. Amen? So, mga kapatid, fasten your seatbelt. Ibig sabihin, stay focused. Sabihin nyo sa inyo mga katabi, huwag mo kong kakausapin, huwag mo kong kakalabitin, because I'm going to listen to the Word of God, because faith comes by hearing and hearing by the Word of God. In this Kingdom series na sinimulan ko po January this year, repent for the kingdom of God is at hand. Nang ibig sabihin, God wants to rule. God wants to have His government in your life. Because the kingdom of God, the rule, the government of God, is the only solution to all of man's problem. Tatapatin ko po kayo. Okay? Mananampalataya man o hindi, matinuuman o pasaway, may pinag-aralan o wala, babae o lalaki, bata, matanda, as long as we are in this world, you will surely have problems, trial, and tribulation. Hello? Problems will come in all forms. Problems will come is just along the corner. Makakasalubong mo yan. And the reason why Christ came preaching to us about the kingdom of God, because God knows that the only solution to all of man's problem is none other than the government, the rule of God operating in you. Andyan ho ba kayo? Pwede niyong subukan na sa mga problema niyo, i-ignore niyo ang Diyos. Pwede mong subukan sapagkat tingin mo sarili mo, madiskarte ka, mahusay ka. And for a time, maaaring dahil sa galing mo, magtagumpay ka. But I tell you, may hangganan po tayo. May hangganan ang ating karunungan, may hangganan ang ating kalakasan, may hangganan ang ating mga diskartis sa buhay. At doon mo mapapatunayan na kailangan ninyo ang Diyos sa inyong buhay. The Bible says that apart from Him, we can do nothing. That is why ngayon pa lang, mga kapatid, ngayon pa lamang na nabibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makinig, kung ano man ang ating pinakikinggan, unawain natin, isagawa natin. Because at the end of the day, you will know it is always God who is right. Ang Diyos pa rin ang laging panalo. Now, the purpose of the kingdom of God to come to you is for you, okay, to restore back to His original mandate. And what is the original mandate of God to all of His creation? As sabi ng Bible, let us make man in our own image, in our own likeness, let them have dominion. Ginawa ng Diyos ang daigdig upang tayo po ang siyang mamahala. Tayo po ang siyang mga siwa. The problem is, na magkasala si Adan at si Eva, nawala po yung kapamahalaang yon, kung kaya't ang mundo na ating ginagalawan ay naapektuhan ng kalikasan ni Satanas. Na siya naging dahilan kung bakit ang tao, pagsilang niya pa lang, tiyak na siya ay kakaharap ng mga hirap, sakit, problema sa buhay. Habang lumalaki, mas nagiging komplikado ang buhay ng tao.
But praise God, siya'y naparito upang ibalik po tayo doon sa original na plano ng Diyos. And that is yung magkaroon po tayo ng kapamahalaan. Magkaroon po tayo ng kapangyarihang pumaimbabaw sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Okay, now, what is the kingdom mandate or how are we going to fulfill that kingdom mandate? Noong nakaraan, tinalakay ko sa inyo. The first step in the process, ang unang hakbang sa proseso para muling maranasan ng tao ang isang buhay na nagpiprevail sa buhay. Matagumpay, napapangasiwaan niya ang anumang anyo ng pagsubok, napapangasiwaan niya ang anumang forma ng sitwasyon ng buhay. The first in the process is that we must be sure that we have the life of God. Your life must be blessed by God. Paano o ano ang ginawa ng Diyos para matiyak ng tao na siya ay totoong pinagpala ng Diyos? May pattern po yan sa Bible. Yan po yung mababasa natin sa Genesis 2:7. Ang sabi rito, "Then the Lord God formed the man of the dust from the ground." Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. So sa pasimula pa, ang components ng pagkakalikha ng Diyos sa tao, ang tao raw ay gawa saan? Alabok o putik mula sa lupa. Hinubog ito sa anyong tao. Subalit, hindi sapat na magkaroon ng hubog ng tao yung pong putik na kanyang hinubog. Ang sabi nito, he breathed into his nostril the breath of life. What will make your life blessed is you must be sure that you have the life of God. Now, in the Bible, it says, Ephesians 2:1, dati kayo ay mga patay. Ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Ephesians, nung wala pa kayo kay Kristo, patay na kayo. That's how God look at a person na walang relasyon sa Diyos. Subalit, dahil sila, sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, dahil kayo'y naniwala kay Kristo, kayo na dating patay ay nagkaroon ng buhay. Ang sabi ng Bible, in Him was life, and that life was the light of man. Yung buhay na kinakailangang matanggap ng tao para makatiyak siya na ang kanyang buhay habang siya nasa mundo ay totoong pinagpala, kinakailangan makatiyak kayo na si Kristo nga ay nasa puso ninyo. Religion is not the need of men. In fact, religion is what divided us. Religion is man's way of seeking God. Anumang paghahanap ng tao sa Diyos, without the true guide, without the truth that will guide him, anumang gawin ng tao sa paghahanap niya sa Diyos, hindi niya ito magagawa. That is why God came on earth in the form of man to seek and to save us. Siya na mismo ang bumaba. Siya na mismo ang umabot sa atin para sabihin sa atin, I am the way. Kung kayo naghahanap ng daan patungo sa Diyos, sabi ni Jesus, ako ang daan. Kung kayo'y naghahanap ng katotohanan, sapagkat sa panahon ngayon, maraming nagsasabi sila ang may dala ng katotohanan. Ang sabi ng Panginoon, ako ang katotohanan. Kung kayo'y naghahanap ng tunay na buhay, naganap at kasiya siya, ang sabi ng Panginoon, I am the life.
Kaya lang, dahil nga yung ating mind is darkened, pag sinabing isipang nalalambungan ng dilim, it's because there is no words. Wala pong mga salita ng Diyos na tayo'y pinakinggan at tinanggap. Nung ako po ay nasa relihiyon pa, ang akin lang interes ay umaten sa simbahan. Umupo, inabutan ko pa yung Latin na mesa, misa, sa San Pedro. Maski hindi ko naiintindihan, andun lang ako. At pag natapos, feeling ko, nagawa ko na yung responsibilidad ko bilang isang Kristiyano. I realize that religion will not give light. I realize that it's only the Word of God that will bring light. The Bible says that your Word is a lamp unto my feet and a lamp unto my path. So even if you know all the religion in this world, but the Word of God is absent in you, you don't have the Word of God in you, your mind is darkened. And if your mind is darkened, ang klase ng pamumuhay mo dito sa mundo, nangangapa ka. Alam niyo ba ang laging karanasan na mga taong nabubuhay at nangangapa sa dilim? Hindi niya alam kung saan ang tamang daan, at madalas po siya ay mauntog sapagkat hindi niya nakikita ang kanyang direksyon at ang kanyang dinadaanan. That is my life before. That is the life of people, though they claim to have religion, but they don't have Christ, they don't have the words of God in their life, makikita po natin yung buhay nila ay walang pagpapala. What will ensure blessing in your life is to what? Receive the life of God. And God breathed into his nostril the breath of life, and the man become a living soul. Ang isang taong walang Kristo sa buhay, maaring naglalakad, but he is not a living soul as far as God is concerned. He is like a walking zombie, walking dead. Tingnan nyo nga mga katabi nyo, baka zombie yan. Kaya kung mapupunan nyo from time to time, matapos akong mangaral, ako po'y nagbibigay ng imbitasyon to make sure na sa inyong pakikinig, makatiyak po kayo na totoong tinanggap nyo ang Panginoon bilang tagapagligtas ng inyong buhay. Ako ho, nung nagsisimula, hindi ko rin maalala kung ilang beses kong tinanggap ang Panginoon. Mas maganda na yon para makatiyak tayo. But I do believe that it's not enough for you to acknowledge that you're a sinner. It's not enough for you to receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Hindi sapat ng isang sanggol ay ipanganak ng kanyang ina. Hindi ibig sabihin ng ina ay nanganak. Hindi ibig sabihin garantisado na yung sanggol ay mabubuhay. Hello? Pag hindi napakain ng tamang bagong silang na sanggol, tiyak, siya'y mamamatay. Ano ibig ko sabihin? It's not enough for you and me to accept the Lord Jesus Christ, repent of your sin. Understanding natin about a blessed life ay kung siya'y nabubuhay sa kasaganaan. Marami pa mga tao nabubuhay sa kasaganaan pero miserable ang buhay. Hello? Praise God for all those blessings. But without the Word of God in us, magiging mahina ang ating karakter, magiging pangit ang ating ugali, kung kaya't binibigyan na tayo ng Panginoon ng pagkakataong guminhawa, pero dahil mahina yung ating karakter, mahina yung ating pag-uugali, sinira tayo ng pagpapala. Sinira tayo ng ating pananagana. Eh, ito, kumakailan lang na viral ito, di ba? Sino ba yun? Aura, ano ba yun? Sino yun? Yung disciple ni Vice Ganda, sino ba yun?
Ano pangalan? Kayo naman eh, alam niyo naman sa asis. Aura? Ako nga pala. Tataas pala ako rito. Gusto kong bumaba eh. I don't want to look down on you. Okay? See, itong batang to, alam natin galing sa hirap, nagkaroon na ng pagkakataong guminhawa. Pero nung nagkaroon na ng pagkakataong guminhawa, it's the character that will destroy him. The strength of character is what will destroy a person even if he is now given a chance para guminhawa. Ano ang kailangan for our character to be strengthened? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang tanong, anong klaseng bunga? Anong klaseng bunga? One of the fruit that God is expecting us to produce is fruitful or fruit of good works. So, sapagkat dahil sa kagandang loob ng gitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. So ang ating kaligtasan, dahil sa ating pananampalataya, hindi dahil sa tayo'y mabuti, hindi dahil sa tayo'y matino, hindi dahil sa tayo ay maraming ginawa. Hello? Hindi ito dahil sa ating reliyon, tayo ay naligtas. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, at ito'y nangyari nung tayo manampalataya na siya ang anak ng Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sabi nito, hindi ito bunga ng inyong mga gawa kahit walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. We are what we are today because of the grace of God. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay ni... Hello? Gawa ba ng mabuti yung mapaglamang? No. Pero mayroon bang mga mananampalataya, mga Kristiyano na mapanglamang? Meron, wala? So ibig sabihin, maski nananampalataya na kayo, maski Kristiyano na kayo, pwede pa rin kayong maging mapanglamang. Ano pang mabuting gawa? Mapagbigay. Mapagbigay, magandang gawa ba yan? Pagpapatawad, mabuting gawa ba yan? Pero bakit maraming tao, maski Kristiyano, hindi kaya magpatawad? Bakit? Alam niyo dahilan? Maaring naririnig ang salita, pero hindi nagdesisyong gumawa. Ang sabi ng Bible, kung ikay ligtas, tanda mo to, ikay nilika para sa mabuting gawa. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Now, ang mabuting gawa ay hindi magliligtas sa inyo. Walang sino mang tao na naligtas sa tiyak na kapamakan, sa tiyak na kamatayan dahil sa mabuting gawa. Dahil kung kayang maligtas ka dahil sa mabuting gawa, hindi na kinakailangan namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya mo naman pala. Hello? All have sinned and come short of the glory of God. Pero, nung si Jesus ay tinanggap mo bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay, tiyak na mangyayari kung dati ka nang gumagawa ng mabuti, dadami pa ang paggawa mo ng mabuti. Kung pasaway ka, sinungaling ka, basagolero ka, tinanggap mo si Kristo, magsisimula ka ng gumawa ng mabuti at yung mga bagay na yon ay mawawala na. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Bible, nung maligtas ka, itinakda ka ng Panginoong gumawa ng mabubuti sapagkat yan ay itinakda at inihanda ng Diyos sa buhay mo noon pa. That's the only way for a person
na magpatuloy sa paggawa ng mabuti is to be sure that Christ is in him. Christians, totoo. Hindi tayo perfecto. Totoo. Maraming tao na pwedeng pagmulan ng galit nyo. Totoo na may mga tao sa paligid nyo na nangaasar o nambubuli sa'yo. Huwag mong kalimutan, anak ka ng Diyos. At ang isang anak ng Diyos, hindi tumutugon ayon sa hindi magandang ginagawa ng tao sa kanya. Ang totoong anak ng Diyos ay nagpaparaya. Ang totoong anak ng Diyos ay pinapanatili yung kapayapaan sa buhay, sa pamilya, sa iglesia. Ang totoong anak ng Diyos ay tumutulong. Ang totoong anak ng Diyos ay hindi nanlalamang. That is why, when God said, be fruitful, be productive, ang unang productive na inasa ng Diyos sa atin is yung paggawa ng mabubuting bagay. In a family, whether biological family or a spiritual family, bawat anak may kanya-kanyang marka. Halimbawa, ito si Chris, mabait na anak to. Itong si Jeffrey, naku, pasaway to. Nakikita nyo, bawat tao, bawat pangalan, may marka. At yung marka niya, depende sa kanyang ugali. Depende sa kanyang naturalesa. Ang magiging malungkot is, you claim to be a Christian, pero ang marka ng pangalan mo, hindi marunong magparaya yan. Magagalitin yan. Pag nagalit yan, pati mga pusa, daga, ipis sa bahay, nawawala. Hindi kayang tagalan yung vibration ng galit. Kristiyano yon. Hello? Kung kaya't bilang isang Kristiyano sa ganito mga pagtitipon, nakakarinig ka ng salita ng Diyos, at kung ikaw yung tinatamaan, magpasalamat ka sapagat si Lord, out of His love, nagpapaalala sa atin. But if you're going to resist, lalo kang titigas. Pero habang nakikinig ka, ang response mo, patawad Panginoon. Nagkamali ako, patawad Panginoon, hindi ko nakayanan ang aking damdamin. I tell you, God is a good God. God is a merciful God. God is the Lord that will empower you to do the right thing until dumating ang punto na magawa mo yung mabubuti at mga tamang bagay sa iyo. Lagi nating tingnan ang larawan ng ating Panginoon. Nung siya po ay tinatanong ng mga taong papako sa kanya sa cross, are you the Son of God? Hindi siya kumikibo. Dinuduraan sa mukha, hinahampas sa likod, sinusugatan. Wala man lang tugon. Pwede niyo kung sagutin, Diyos yan eh. Si Kristo yan ako. Tao lang ako. Alam niyo mga kapatid, pag ganun ang tugon natin sa mga pagtuturo, sa mga pagtutuwid, hindi ho talaga tayo mababago. Kasi every time we justify our wrong, our mistake, our sin, every time we justify, hinahadlangan natin, binabakuran natin ang ating sarili para hindi makapasok ang grasya ng Diyos na kailangan natin sa pagbabago. Ano kaya ang nangyari sa akin kung nung mga unang panahon na kung saan ay nakakilala ko sa Panginoon pero sinasabi ko, Lord, pasensya ka na pero hindi ko kayang tigilan tong pag-iinim ko eh. Pasensya ka na, Panginoon, sapagkat alam mo naman na buhay ako sa ganitong mundo. Pasensya ka na, Panginoon, sapagkat hindi ko talaga kaya.
what do you think will happen to me if that is my justification, my reason? No, ang naging tugon ko, Lord, nahihirapan ako. Nahihirapan ako uminto sa pag-inom ng alak. Nahihirapan ako uminto sa pagmamariwana. Gusto kong magbago. Tulungan mo ako. That should be the attitude of our hearts. If you want to do the right thing, if you want to be productive in doing good works, harapin mo yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Mahina ka. At dahil mahina ka, kailangan mo yung lakas. Ang lakas niyan galing sa Diyos. Ang sabi ng Bible, pag natutunan mo yan, a righteous man, ang taong matuwid, maaring bumagsak ng 7 times, pero siya'y muling aahon. Nung araw, grabe ako sa bisyo. Alak, sigarilyo, marijuana. Magastos. Kaya kita nyo, mga tao, hindi na makalis sa pagiging miserable ng buhay. Mahirap na nga, ang pinagkakagastusan, sumisira pa sa kanila. Bakit hindi mapigilan? Alam nyo bakit? Merong temporal pleasure, dulot ang mga bisyo. Temporal. Pero bagamat alam mo nasisira sa'yo, mayroon kang kalooban, mayroon kang puso na sinasabi, hindi ko kaya, hindi ko kaya. Ngayon, hamunin ko kayo. Gusto nyo mabago? Para tuloy-tuloy sa paggawa ng mabuti? Sabi mo, Lord, Lord, hindi ko kaya, pero kaya mo. Lord, mahina ako, pero malakas ka. Kailangan kita. Pag dinesisyonan nyo yan, sineryoso nyo yan, kung sa isang araw, 5 beer ang kaya nyong inumin, paunti-unti, baka maging 2 na lang yan, isa hanggang mawala. Hindi ka lang naligtas sa bisyo, makakaipon ka pa. Kung sa isang araw, 1 kahan ng sigarilyo ang hinihit-hit mo, pero nagdesisyon ka, Lord, hindi ko kaya, hirap ako, maraming pagkakataon, pinigilan ko to, pero talagang hindi ko kaya, sa pagkakataong to, Panginoon, bigyan mo ko ng lakas. If that's your decision in life, if you are serious in working out that decision, paunti-unti ho, yung 1 kaha, baka kalahating kahana, hanggang maging 5 piraso na lang, hanggang mawala na. That is how life works. And as you continue to change, people will took notice of it. Makikita ito ng mga tao. Hanggang 1 araw, totoong Diyos ang nagbago sa iyo. Ang pinag-uusapan natin dito, bisyo. Ang mabigat, ugali. Yan ang pinakamahirap mabago, ugali. Ang bisyo madali pa eh. Pero yung ugali, kapatid, mahirap yan. Kaya mas mahirap na ugali, mahirap na baguhin sa ating buhay, mas kinakailangan lumapit tayo sa Panginoon intentionally, seriously. The more we want to be changed, the more we should come to God seriously. And I tell you, patutunayan ng Diyos ang kanyang pangako. Patutunayan ng Diyos sa kaya mong magawa yung sinasabi niya. Hello? Pag nagpatuloy po tayo, ang sabi ng Bible, magagawa po natin yung plano niya. Ano yun? Sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na hindi na inihanda niya noong una pa mang upang gawin natin. So we are created by God to do good works. Ang sabi rito, sa gayon makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Pag kayo ay nakakapamuhay na ng karapat-dapat, kalugod-lugod sa Panginoon, ano mangyayari? Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. At ano pa? Lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. So ito yung pagkakasunod-sunod sa proseso. Ang sabi ng Bible,
pag intentional, seriously, you decide to be changed, and that decision, pinatutunayan nyo sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, salita ng Diyos na may kaugnayan sa pangangailangan mo para mabago ang gusto mong baguhin ng Diyos sa iyo, ano mangyari? Makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat. Sino kausap dito ni Pablo? Mga Kristiyano na sa Colossus. At ang sabi ng Pano, kung gusto ninyo na makapamuhay na kayo ng karapat-dapat, makinig kayo, isagawa nyo ang salita ng Diyos. At pag kayo'y nabubuhay na ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, ano sabi niyan? Sagana. Saan? Sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Alam niyo ba, ang paggawa ng mabuti, most of the time, kailangan nyo ng pera. Hindi nyo kayang gumawa ng mabuti nang walang pera. Ang sinasabi ko, mas marami kayong magagawang mabuti kung may pera kayo. Ang sabi rito at pangako ng Panginoon, sagana. Halimbawa, nakita mo yung kapatid mo. Nagugutom. Nakalagay yan si James. Nagugutom. Nung makita mo, naawa ka. Nilapitan mo, pinag-pray mo, Lord, tanggalin mo ang kanyang gutom. Prayer lang ang ginawa mo. Eh, dahil wala kang pera, pambili ng tinapay, at least sa pagkakataong yon, maganda yung ginawa mo, di ba? Pinag-pray mo, pero hindi mo masasabing masagana. Bakit? Hindi mo naman talaga natugunan yung kalam ng sikmura niya eh. Anong silbi? Sabi ni Apostol Santiago, anong silbi na nakita mo ang taong may pangangailangan, pinag-pray mo lang? Bakit hindi natin ibigay yung tulong na kailangan niya? Kadalasan kulang po tayo sa kakayahan, kulang sa pera. Sabi ng Bible, pag nakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod, pagpapalain kayo ng Diyos. At ang kasama sa pagpapalang yan, hindi lamang po yung maganda ugali, kundi mga material na bagay na magagamit nyo saan? Sa pagsagana sa mabuting gawa. Andiyan ba kayo? Sa gayon, makakapumuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa, ang pinakamagandang resulta, lalawak pa ang inyong pagkakilala sa Diyos. Lalawak, lalalim, habang lumalawak, habang lumalalim, mas nagiging masunurin tayo, at habang nagiging masunurin tayo, ang sabi ng Bible, if you fully obey all these commandments I'm giving you today, all these blessings will follow you. It will overtake you. Hindi ka lang susundan ng pagpapala. Uunahan ka ng mga pagpapala. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Be productive. Productive saan? Sa paggawa ng mabubuting gawa. We need to become fruitful in godly character. That's the second. Life that's fruitful or productive. Fruitful in godly character. Sabi nito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Alam po ninyo, kung totoong lumalago tayo sa pagkakilala kay Kristo, hindi na issue kung nakarinig ka ng chismis laban sa iyo. Hindi na issue yan. Hello? Pag tayo ay lumalago sa Panginoon, hindi na po issue
yung nalamangan ka, hindi na issue yan. Pag maganda relasyon natin sa Panginoon, hindi na ho issue yung mga bagay na magiging dahilan para magalit ka. Pero maraming Kristiyano, yung mga bagay na to hindi mapagtagumpayan. Bakit? Na-realize ko, yung tagal sa Panginoon ay hindi garantya ng lalim nyo sa pagkakilala sa Panginoon. What will guarantee your knowledge, your depth of relationship with God is your knowledge of His will and the obedience of His will. Kung kayo po'y maglalakbay, magbibiyahe, anong klaseng tao gusto nyo? Gusto nyo bang laging kasama magagalitin? Gusto nyo bang laging kasama yung pagkainan na nagtatago? Halimbawa, punta kayo ng Baguio. Anong klaseng tao gusto nyong isama? Yung klase ng tao na ang laging sinasabi sa'yo, wala akong pera. Hindi ka naman nanghingi. Hello? We are on a journey. Bilang mga mananampalataya, tayo naglalakbay. Kaya ang tanong, anong klaseng tao ang gusto mong makasama sa paglalakbay? Pikon? Mahirap ma-please? Is this the kind of brother and sister that you want to be with in your journey? Oh, mayroon din naman mga tao na laging kasama na mayroon naman, pero sa panahon ng pangangailangan, nagtatago. Is this the kind of people? Do you want people who wants to be with you in your journey na laging pasanin? Di ba para ang hirap magbiyahe, maglakbay? Ganito yung mga kasama mo. Kaya ang paglalakbay nagiging mabagal simply because of the spiritual condition of the people in the church. Ang kalooban ng Lord ay managana tayo sa paggawa ng mabuti at managana rin daw po tayo saan? Godly character. Ano yung godly character? Bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Alam nyo, ang ibig sabihin ng pag-ibig, love covers a multitude of sin. Pag nalamangan ka, kung totoo may pag-ibig ka, kaya mong pagbigyan. Love covers a multitude of sin. Ang bunga ng Espiritu, kagalakan. Hindi nyo kinakailangan ng maraming pera para sumaya. Sapagkat ang kagalakan nandun sa loob. Maraming tao, ang source of happiness ay happenings. Ang problema sa happenings, kinakailan mong gumastos. Kaya maraming tao na pag walang pera, walang panghanda, malungkot. Tapos ang mga kaibigan mo, mahilig pamambus ka. Wala ba kaming matitikman? Wala ka na nga. Yung mga kaibigan mo na sana ay nakakaramdam, mambubus ka pa sa'yo. Walang kwentang kaibigan yan. Hello? Gusto niyo ba ng ganitong pangangaral? Ang taong puspos ng bunga ng Espiritu Santo, magandang kasama. Kasi maski nagkamali ka, yung pagmamahal niya sa'yo, it covers. May kagalakan siya nakasama ka. May kapayapaan. Matyaga. Hindi ka perfecto, pero nagtsatsaga siya sa iyong imperfection. Alam niyo, yung mga nakita kong kadalasang perfectionist, ito walang tsaga. Yung mga hilig mang asar, ito yung pikon. Yan po ang mga irony ng buhay na napagmasdan ko. Kung sino pa
yung mahilig mang asar, madaling mapikon. Kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpapigil sa sarili. Alam nyo ba lahat ng gyera sa mundo? Dahil dyan, walang inahon, walang self-control. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Sabi nito, walang batas laban sa mga ito. Masarap mabuhay kung ang mga godly character na to ay pinagyayaman natin. Well, pwede nyo sabihin, siguro perpekto na ako kung wala itong kaibigan kong to. Siguro perpekto na ako kung wala itong classmate ko. Siguro perpekto na ako kung hindi ko kapitbahay ito. Kapatid, ito ang totoo. Kung may kaibigan ka, kapitbahay ka, kasama ka, na pag nakikita mo parang nasisira ang mundo mo, regalo ng Diyos sa iyo yan. Pastor, regalo ng Diyos. Nabubisit nga ako eh. Regalo ng Diyos sa yan. Bakit? Sabi ng Bible, iron sharpens iron. Kung ikaw ay nabubwisit at nagre-react sa mga tao sa paligid mo, it's a reflection of who you are. Kasi hindi mawawala yung mga yan hanggat hindi ka rin napipino. But the moment tama ang tugon mo sa hindi magandang karanasan mo sa kanila, kung tama ang tugon mo, you will not be affected by them. At magugulat ka pag hindi ka na apektado ng mga yan. Unti-unti, mawawala na rin yung tingin mo. Mawawala na rin yung mga bagay na yun na nagiging dahilan ng pagkaasar mo. Huwag niyo ipanalangin na kunin na siya ni Lord. Hindi ang kukunin ni Lord hanggat hindi ka rin napipino. Hindi kukunin ni Lord yan hanggat hindi napupulfill yung purpose niya sa buhay mo. Hello? Pagkasabi nga sa katabi niyo, ang ganda ng mensahe ngayon. Ang ganda ng mensahe ngayon, hindi masyadong spiritual, masyadong practical. God is a good God. He wants to change us. God said, if you want to have dominion in life, you need to become fruitful. Be productive. In what? Good works? Hindi pa ako tapos rito. Be productive in godly character. Kulang uli ang oras ko. But today, I'm going to finish this message. Please rise up. Lahat ay tumayo and I'm going to pray. Panginoon, sa mga pagkakataong to, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Sapagkat ang iyong salita tuwing nahahayag, ini-expose ang iba't ibang aspeto sa aming buhay. Ini-expose kami hindi para mapahiya. Ini-expose kami ng iyong salita para malaman namin na kailangan pala namin ito. Ini-expose kami ng iyong salita para ma-realize namin na hindi kami nagiging pagpapala sa iba. Maraming salamat sapagkat minsan o kadalakasan pag ang iyong salita ay nagsisilbing salamin sa aming buhay at ang nakikita namin sa salamin ay iyong dungis. Tulungan mo kami na ang maging tugon ay tanggalin yung dungis at hindi magalit doon sa salamin. Kailanman, Panginoon, hindi pwedeng mali ang iyong salita. And therefore, kung ano man ang nakikita namin sa salamin patungkol sa
kung ano ang tunay na anyo namin. Hindi po namin pwedeng balikan ng salamin at sabihin namin sa salamin, sinungaling ka. Kung kami nagagalit at nakita namin ang aming sarili sa salamin, tulungan po kami na tumugon ng tama. Tulungan po ninyo kami na sabihin sa iyo, Lord, tama ka, mali ako. Tulungan po ninyo kami na yakapin ang sinasabi ng iyong salita. Tulungan po ninyo kami na pagsisihan ang mga bagay na mali at yakapin ang mga tama na natututunan namin sa iyong mga salita. Today, Lord God, we have learned for us to live in dominion, we must be sure that the life of God is in us. And we thank you because this life is in Christ. But Lord, if we continue, Lord God, to nurture that life, it will make us fruitful. It will make us productive. The fruits, Lord God, that you're expecting from us are the fruit of good works. The fruit of godly character. Bagamat hindi pa kami tapos dito, I pray in the name of Jesus. Let us bear the fruit that you are expecting from us. Help us to bear fruit so that your name will be glorified. This is my prayer and my declaration sa bawat babae, lalaki, bata, matanda, bago man o matagal na sa kongregasyong ito, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat ay masayang magsabi ng Amen.